Kathleen! Nakung bata ka. At ano naman yung ginagawa mo dito? Manghihiram ka na naman ba ng pera? Pasensya ka na at wala akong mapapahiram ngayong araw dahil hindi rin ako nakakasingil ng mga taong umutang sa akin. Salubong agad ni Aling Sulen kay Kathleen. Si Aling Sulen naman, hindi naman ho ako nagpunta dito upang umutang. Andito po ako upang magtanong kung may alam po ba kayong trabaho na pwede kong mapasukan. Yung magaan na trabaho lang po sana dahil kailangan ko po ng pera. Ganun ba? Eh bakit? Hindi ba sapat ang sweldo ng asawa mo at kailangan mo na rin magbanat ng buto? Ang pagkakaalam ko ay malalaki ang sahod ng mga nakatapos ng engineer. Nag-uumpisa pa lamang si Michael kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod niya. Isa pa, nais kong makatulong sa kanya kahit sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng apartment namin. Saad ni Kathleen sa ginang kahit na ang totoo ay wala siyang alam na kahit anong trabaho. O siya, may alam akong trabaho pero maliit lamang yung sahod. Isa pa, sayang yung kutis at ganda ng kamay mo dahil paghuhugas ng plato sa karinderya to. Isang daan ang bayad sa isang araw. Okay lang ba sa'yo? Lumiwanag naman ang mukha ni Kathleen dahil sa sinabi ng ginang. Mabilis siyang tumango kahit na sa tanang buhay niya ay hindi siya humawak ng mga hugasin sa kanilang mansyon. Siya si Kathleen Alonzo, isa sa tagapagmana ng napakalaking kumpanya sa Pilipinas. Ipinanganak na may gintong kutsara sa kanyang bibig. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal kay Michael, ang kanyang long-time boyfriend, tinalikuran niya ang marangyang buhay dahil sa kadahilan ng hindi matanggap ng pamilya ang nobyo. Ngayong 2 taon na silang mag-asawa at nagsama sa iisang bubong, nagawa naman ni Kathleen na makapag-adjust sa ganitong pamumuhay. Ngunit minsan ay nahihirapan pa rin siya, lalo na sa tuwing nakukulangan sila ng pera. Salamat Aling Sulen ha, tatanawin ko ng buong utang na loob ang pagtulong mo sa akin. Nakung bata ka. Sige na, umuwi ka na sa asawa mo dahil kanina pa dinadagsa ang maliit kong bahay, masilayan lamang ang kagandahan mo. Pagbibiru pa ng ginang dahil sa mga kalalakihang kanina pa pinapanood ang babae. Nagpaalam na si Kathleen sa ginang at sandaling tumungo sa palengke upang bumili ng isda at 2 pirasong talong. Yung lamang kasi ang sumakto sa perang nasa wallet ni Kathleen. Hindi kasi niya akalae na mauubos ang lahat ng branded niyang gamit dahil pagbili ng mga gamit para sa kanilang maliit na tahanan. Hindi na rin nakalimutan ni Kathleen ang fresh milk dahil puyat at pagod palagi ang kanyang asawa na si Michael. Pagpasok ni Kathleen sa gate ng kanilang bahay, hindi niya inaasahan si Michael na maabutan niya. Ang alam ni Kathleen ay sa susunod na araw pa lang ito makakauwi dahil sa dami ng trabaho nitong dapat tapusin. Mahal, ba't di ka nagsabi sa akin na uuwi ka pala ngayon? Eh di sana nakapaghanda ko ng mas maaga ng hapunan. Surprise! Pilyong sabi pa ni Michael. Nakakainis talaga yung ganyang ugali mo. Sige na, magpalit ka na ng damit mo at nang makapaghapunan na tayo. Utos ni Kathleen sa kanyang asawa, ngunit nanatili lamang si Michael na nakayapos dito. Ramdam ni Kathleen na may problema ang asawa kahit na hindi ito magsasabi. Niyakap na lamang niya pabalik si Michael at hinimas-himas ang likuran upang maipadama sa asawa na hindi ito nag-iisa. I hate it. Bulong pa ni Michael. I hate it every time na nakikita kong nahihirapan ka dahil lamang sa hindi ko maibigay ang buhay na gusto mo. Kontento naman ako sa buhay na kaya mong ibigay sa akin, mahal. Ano bang sinasabi mo dyan? Ang mahalaga lang naman ay magkasama tayo, diba? Hindi naman tayo naghihirap. At saka naiintindihan ko naman na nagsisimula ka pa lang. Balang araw, magiging successful at magiging magaling na engineer ka. Hindi lamang sa Pinas, kundi sa buong mundo. Malambing na sambit ni Kathleen sa kahinalikan ng asawa sa noon nito. Pagkatapos sa magkabilang pisngi at pagkatapos ay salabi. Bakit ba ang swerte ko sa'yo ha? Ano bang ginawa kong maganda at binigay ka sa akin ng Diyos? Dahil mabuti kang tao, marami din akong natutunan mahal. Hindi lamang sa totoong mundo. Kundi natuto ako na paghirapan ng mga bagay na nakukuha ko lamang sa mabilis na paraan. Kaya wag mong isipin na nahihirapan ako. Dahil alam ko kung gaano kahirap sa'yo na tiisin ang insulto at masasakit na salitang binitawan ng pamilya ko sa'yo.
Mahal naman, wala naman akong pakialam sa kung ano pang sabihin nila sa akin. Ang mahalaga sa akin ay kung paano kita mabibigyan ng magandang buhay. Alam ko na hindi madali ang pagpapalit mo ng estado sa buhay at nakikita ko kung gaano ka nahihirapan. Kinunot na lamang ni Kathleen ang pisngi ng asawa dahil sa kakulitan nito. Tsaka na sila tumungo sa kusina nang magkahawak ang kamay. Magkasamang naghanda ng hapunan habang nagkukulitan at nagtatawanan. Alas 11 ng gabi ngunit hindi pa rin makatulog si Michael. Kaya naman sandali siyang tumambay sa may teres ng apartment nila habang humihit-hit ng sigarilyo. Iniisip ni Michael kung paano niya mabibigyan ng magandang buhay ang asawa. Naputo lamang ang pag-iisip ni Michael nang umilaw ang cellphone na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang pangalan ng caller at ito ang katrabaho niya na si Laura. Ito naman ang architect sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Hello, Engineer Gillier. Itatanong ko lang sana kung pwede ka sa mga susunod na araw para sa bagong project na hawak ko. Kailangan ko kasi ng magaling na engineer at ikaw kaagad yung naisip ko. Yeah, sure. Thank you, Architect Ramos. Nakangiting sabi naman ni Michael bago pinatay ang tawag. Napangiti siya dahil kahit papano ay sasapat na ang mga trabaho niya upang mabayaran ang mga gastusin nila at mabibili na rin niya ang gusto ng asawa. Binalingan pa ni Michael ang suot na wedding ring tsaka yun hinalikan. Isa lamang ang hiling ni Michael. Yun ay ang gawing prinsesa ang asawa at ibigay ang lahat kahit na maghirap pa siya. Kinabukasan, maagang umalis si Michael upang pumasok sa kanyang trabaho. Habang si Kathleen naman ay pumasok na sa karinderya upang pumasok sa kanyang unang araw sa trabaho bilang isang dishwasher sa maliit na karinderya. Ikaw bang pinasok ni Sulen sa akin? Abat sigurado ka bang magiging tagahugas kita ng pinggan dito? E mas mukha kang modelo kaysa tagahugas ng plato dito eh. Wika ng babae, kaya napangiti na lamang si Kathleen ang alanganin. Hindi naman po, dahil marunong naman po ako sa mga gawaing bahay at marunong po akong maghugas ng plato. Ineng, nakakahiya kang pahawakin ng sabon at saka maduduming plato dahil sa itsura at kamay mo. Mukha kang anak mayaman sa ayos mo. Hindi ka kaya dinukot? Sabihin mo lang at tutulungan ka naming makauwi sa pamilya mo. Sabi pa ng ginang. Nako, asawa po ako ni Michael. Wika pa ni Kathleen kaya naman mas lalong nanlaki ang mga mata ng ginang. Asawa ka ni Michael? Yung engineer dito sa barangay natin? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Naku kang bata ka. Kung ganon, halika na sa kusina at tuturuan kita kung paano mga gagawin mo. Hindi ko akalain na makakapag-asawa ang batang yun ng Diyosa. Sabi ng ginang kaya naman hindi napigilan ni Kathleen ang mapahagikig dahil sa pagiging kalugna ng ginang. Sinimula na nga ni Kathleen ang paghuhugas ng plato. Hindi niya akalain na sobrang dami niya palang huhugasan, kaya naman nagkanda sugat-sugat na ang kanyang kamay. Iha, ere ang bayad mo ngayong araw at marami pa tayong naging benta. Salamat sa ganda mo. Inabutan ng alis si Kathleen ng 500 piso. Sigurado po kayo na ito ang payment niyo sa akin today? Pero sabi po ni Aling Sule na 100 lang po yung bayad sa akin. Nako, dahil yan sa nakadami tayo ngayong araw, kaya naman bonus mo na yan. May isa pa pala. Dali-dali namang nagpunta ang ginang sa loob ng karinderya at pagkalabas nito ay may dalang 3 plastic. Ito ang natira sa paninda natin. Dalhin mo na yan at para may ulam na kayo ng asawa mo. Inabot pa ang plastic kay Kathleen. Noong una ay hindi pa ito tinanggap ng dalaga dahil sa hiyang nararamdaman. Parang sobrang nakakahiya na po yata. Ang laki na nga po nung binigay niyo sa akin tapos binigyan niyo pa ako ng libreng ulam. Sige na, kunin mo na yan dahil ginabi na tayo at baka walang ulamin yung asawa mo. Pamimilit pa rin ang ginang kaya wala nang nagawa si Kathleen kundi tanggapin na ang ulam at saka na siya nagpaalam upang umuwi. Sa paglalakad ni Kathleen, sa masikip na daan dito sa eskinita kung saan sila naninirahan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang bigla na lamang huminto sa harapan ng babae. Hindi nagkamali si Kathleen sa hinuha tungkol sa kotse. Dahil kotse ito ng kanyang ina. Hindi na itago ni Kathleen ang saya na masilayan ng kanyang ina matapos ang ilang taon na hindi ito nakita at nakausap. Ma'am! Puno ng lambing na bigkas ni Kathleen. Hindi na pa talaga magbabago ang isip mo. Sumama ka na sa akin, Kathleen, at iwanan mo na ang buhay na yan. Hindi ka nababagay sa ganitong buhay, anak.
Bakit ka ba naging tanga nang dahil lamang sa lintik na lalaking yan? Ang kaninang pangungulila ni Kathleen sa kanyang ina ay naglaho. Dahil kahit gaano katagal ang mga panahon na lumipas, ay hindi pa rin pala nagbabago ang paniniwala ng ina. Kailan mo kaya ako maiintindihan, Mom? Alam mong mahal ko si Michael, at saka puro kayamanan na lang ba ang nasa utak mo? Hindi matatawag na pagmamahal ang ginagawa mo, dahil katangahan to. Alam mong hindi kayo maaaring dalawa dahil isang basura ang lalaking pinili mo. Shut up! Kung iinsultuhin mo na naman yung asawa ko sa mismong harapan ko, pasensya na, dahil mauuna na ako. Dahil hindi ko kayang sikmurain na bastusin mo ang lalaking minamahal ko. Huwag mong antayin na ako pa mismong gumawa ng paraan para lang iwanan mong lalaking yan, Kathleen. Alam mong may mga lalaking gusto namin ng daddy mo para sa'yo. Pero nilason ka na talaga ng lalaking yan. Hindi na kinaya ni Kathleen ang sinasabi ng kanyang ina. Kaya naman itong unang beses na sinamaan niya ito ng tingin. Bahagya pang nagulat ang kanyang ina, subalit wala na talagang pakialam si Kathleen. Kung hindi niyo kayang respetuhin ang gusto ko sa buhay, mabuti pang ang kalimutan niyo na lang na anak niyo ko. Wala kayong iniintindi kundi mga sarili niyo. Dahil lamang sa kagustuhan niyong mapalaki ang kayamanan niyo. Well, hindi ako tulad ng kapatid ko na susunod-sunod sa inyo dahil lamang sa ginipit niyo sa. Ako ang pipili ng lalaking mamahalin ko at hindi kayo. Ayokong matulad sa'yo na kahit gaano nagmakaawa sa'yo ang lalaking mahal mo, ay pera pa rin ang pinili mo. Isang malutong na sampal ang natikman ni Kathleen sa kanyang ina. Namuo na rin ang mga luha sa gilid ng mga mata niya at malapit nang bumagsak ang mga luha ni Kathleen, ngunit pinipigilan niya ang mga ito. Lumalaki ka ng bastos! Hindi mo alam na kaya ko ginagawa yon dahil gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay! Kundi yun ang ginawa ko, eh hindi kayo isisilang sa mundo! Pero naging masaya ka ba, Ma'am? Mahal mo ba talaga si Daddy? Simula nang magkaisip ako, ngayon ko napagtanto na nagsasama na lamang kayo dahil sa amin ang kapatid ko, diba? Ni minsan hindi ko nga nakita ang pagmamahal sa mga mata mo sa tuwing tinitingnan mo si Daddy. Pero si Daddy, sobrang pagmamahal niya sa'yo at nasasaktan din siya dahil sa'yo. Ayokong matulad sa'yo, Mom. Ayoko na magpakasal sa isang lalaki na hindi naman itong totoong magpapasaya sa akin. Wala kang alam, Kathleen. Mahal ko ang Daddy mo. At kung mahal mo si Daddy, Mom, hindi mo iiyakan ang larawan ng lalaki na itinatago mo ng matagal na panahon. Kung mahal mo si Daddy, hindi sana siya nasasaktan ngayon ang dahil sa'yo. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Napangiti na lamang si Kathleen ng puno ng pait dahil sa tuwing naaalala niya ang bagay na yon ay parang kinikirot ang puso niya. Ayokong magaya sa pamilya natin na hindi alam ang salitang pagmamahal. Oo. Oo, isinilang mo kami ni Katrina upang gawing collateral upang mas palakihan ang negosyo. Pero hindi ko na masikmura na ituloy ang ganyang buhay, Mom. Ano bang alam mo matapos ang taong umalis ka sa poder ko? Masaya ang kapatid mo sa asawa niya ngayon. Pamimilit pa ng kanyang ina, subalit napailing na lamang si Kathleen. Wala akong nakikitang masaya sa mga mata ni Katrina, Mom. Ang nakikita ko lang sa mga mata niya, puro lungkot at pangungulila. Katulad ng mga mata mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang gusto ko lamang ay sumama ka na sa akin pabalik sa mansyon. Iwanan ang basurang buhay na ito dahil di ka nababagay sa ganitong lugar. Sarado na talaga ang isip ng kanyang ina, kaya naman wala ng rason upang patagalin pa ang usapan. Hindi ako babalik hanggat hindi nyo natatanggap ang asawa ko, pinal na sabi ni Kathleen sa kanyang ina. Nag-isang linya ang labi ng kanyang ina dahil sa mga sinabi ni Kathleen. Dumaan din ang lungkot at sakit sa mga mata ng ina dahil sa sinabi ng anak. Aalis na ako, Mom. Mag-iingat kayo ni na Daddy. Masakit man, ngunit inalikuran na ni Kathleen ang kanyang ina. Nang tuluyan na siyang makalayo, napaupo siya at saka umiyak ng tahimik. Hanggang kailan ba niya mararanasan ang ganitong kalungkutan sa buhay? Oo, kumpleto ang pamilya niya. Lumaki siya na may gintong kutsara sa kanyang bibig. Nakukuha ang mga gamit na gusto at kung anumang naisin nang hindi nahihirapan. Ngunit ang pamilya ni Kathleen
ay walang involved na pagmamahal. Lumaki siya na walang nakikitang pagmamahalan ang mommy daddy niya. Araw-araw niyang nakikita ang ina na tangan ang larawan ng isang lalaki, habang ang kanyang daddy ay lumuluha habang pinapanood ang kanyang ina. Noong una ay hindi niya maintindihan, pero nang matuto siyang magmahal, naiintindihan na niya ang lahat. Nangyari din sa kanyang kapatid ang nangyari sa kanyang ina. Dahil napilitang magpakasal si Katrina sa ibang lalaki dahil yun ang kagustuhan ng pamilya. Pero ibahin siya dahil ang lalaking mahal ang pinili at tinalikuran ang buhay marangya na walang totoong pagmamahal at saya. Kaya niyang mabuhay nang wala ang kinagis ng buhay, maranasan lamang ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Kathleen, mahal, malambing na tawag ni Michael sa kanya. Nang mag-aangat siya ng tingin, sumalubong sa kanya ang mga mata ng asawa na puno ng lungkot. Mahal, nakausap ko si Mommy. Hanggang ngayon, hindi niya ako maunawaan. Niyakap ni Michael ang asawa at walang hirap na kinarga ito at saka hinalikan ang uluhan. Shhh! Hayaan mo na ang Mommy mo. Balang araw ay maiintindihan niya rin ang lahat. Tagaktak ang pawis ni Michael dahil sa tirik ng araw kung saan siya. Siya kasi ang engineer na kinuha upang gawin ang building ng isang kilalang business tycoon. Nagkulang pa siya ng trabahador kaya naman napilitan si Michael na tumulong sa construction site. Michael, bakit ka gumagawa ng trabaho ng mga construction? Engineer ka at hindi parte yan ng trabaho mo. Nag-aalalang tanong ni Laura. Kulang kasi tayo ng tao, Engineer Ramos. Hindi na tayo aabot sa deadline dahil sapat lamang ang budget para matapos tong building. Hindi nakakayanin kung papatagalin pa. At saka umalis kasi yung ibang trabahador natin. Hindi ko din alam kung bakit bigla na lang nagsialisan ng mga trabahador natin. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang nagsialisan yung mga trabahador natin. Napag-usapan na tatapusin ang building na ito ng 3 buwan, ngunit lahat sila ay umalis. Kailangan kong gumawa ng report. Salamat sa concern, Laura. Pero pwede bang makisuyo sa'yo? Pwede bang tawagan mo yung asawa ko? Pakisabi na hindi ako makaka-uwi ng 3 araw. Nagulat pa si Laura sa naging request ni Michael. Bigla din nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Hindi niya inaasahan na may asawa na pala ang lalaki. May asawa ka na? Oo. Isang napakabait at napakagandang binibini ang asawa ko. Pakisuyo na lang ha. Hindi ko kasi maiwasan ng trabaho dito eh. Ngumiti na lamang si Laura kahit pilit. Hindi ko alam na may asawa ka na pala kasi wala kang nabanggit sa tagal na nating magkasama. Ganun ba? Pasensya na, wala naman kasing nagtatanong tungkol sa asawa. Kaya hindi na rin ako nagsasalita tungkol pa dun. Pero may asawa na ako at 1 taon na rin kaming nagsasama. Para bang kinurot ang puso ni Laura habang nakatingin sa masayang mukha ng binata. Kumikinang kasi ang mga mata ng lalaki habang nagkukwento tungkol sa asawa niya. Nakaramdam ng inggit si Laura dahil napakaswerte ng babaeng minahal nito dahil bibihira na lamang ang makatagpo ng gaya nitong lalaki. Para bang nabasag ang puso niya sa isipin na wala na siyang pag-asa sa lalaki. May lihim kasi siyang pagtingin kay Michael dahil napakabuti nitong lalaki. Nais pa naman sana niyang aminin dito ang kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang at sinabi nito na may asawa na siya. Kamuntika na siyang makasira ng relasyon. Sandali pang dumaan si Laura sa office nila upang gawin ang pinasuyo sa kanya ng lalaki. Nang biglang makarinig siya ng malakas na kalabog, namutla si Laura na makita ang building na itinayo nila at unti-unting gumuguho. Dali-dali siyang tumakbo kung saan si Michael kanina. Nanlulumusang napaluhod na makitang walang malay ang lalaki. Sugatan ang ulo at may napakalaking bato na nakadagan sa kaliwa nitong paa. Suot ang depares na tsinelas ni Kathleen, dali-dali siyang nagtungo sa ospital kung saan din nala ang asawa niya. Isang balita kasi ang nagpayanig sa mundo niya nang malaman na naaksidente ang asawa. Pagdating sa ospital, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Ikaw ba ang asawa ni Engineer Gilier? Malungkot pang tanong nito kay Kathleen. Oo nga, ako. Kumusta ang asawa ko? Okay lang ba siya? Okay lang siya, sabi ng doktor, pero hindi ang kaliwang binti niya. Dahil sa tindi ng pagkakadagan ng bato,
kinakailangan na simentuhin yung paa niya. Naitakip ni Kathleen ang sariling palad sa kanyang bibig at saka lumuha. Awa naman ang naramdaman ni Laura habang nakatingin sa babae. Ngayon, naiintindihan na ni Laura kung bakit grabe na lamang ang pagsisikap ni Michael sa trabaho. Ang napangasawa pala nito ay ang anak ng business tycoon sa Pilipinas. Pwede ko na ba siyang makita? Puno pa ng luha ang mata ng babae nang tanungin niya si Laura. Tumango naman ang babae at saka niya ito inalalayan papasok sa hospital room kung saan si Michael. Mas lalong bumuhos ang luha ni Kathleen nang makita ang sitwasyon ng asawa. Marami kasi itong sugat sa katawan. May benda din ang ulo at may simento ang kaliwang binti. Mahal naman! Diba nangako ka na mag-iingat ka? Ba't mo naman hinayaan na mangyari to sa'yo? Anya pa sa natutulog na asawa. Malungkot na lamang na pinagmasda ni Laura ang dalawa, ngunit wala din siyang magawa. Kailangan niyang asikasuhin ang nangyaring aksidente dahil kahit ito man lang ay makatulong siya sa dalawa. Lumipas ang isang buwan simula nang tuluyan ng makauwi si Kathleen at Michael sa bahay, ay bigla na lamang nagbago si Michael. Naging tahimik ito at malamig ang pakikitungo sa kanyang asawa. Ito ang labis na dinamdam ni Kathleen dahil hindi na niya halos makilala ang asawa. Mahal, nakahanda na ang tanghalian natin. Halika, sabayan mo na ako. Malambing pa niyang sabi sa asawa na nakatutok sa laptop. Ilang araw na rin niyang napapansin ang asawa na naghahanap ng trabaho ngunit walang tumatanggap dahil na rin sa kondisyon nito. Mauna ka na. Mahal, sige na, sabayan mo na ako sa pagkain. Namimiss na talaga kita eh. Puno ng pangungulilang sabi ni Kathleen. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Mauna ka na dahil may tatapusin pa ako. May problema ba tayo? Napansin ko lang na nagbabago ka na, Michael. Pwede ba nating pag-usapan ang lahat? Diba? Pag-usapan natin. Asawa mo ko. Gusto mo talagang pag-usapan to? Hindi maitatanggi ni Kathleen na nasasaktan na siya at natatakot sa pwedeng mangyari. Subalit pinilit niyang palakasin ang kanyang loob. Gusto kong malaman kung bakit bigla ka na lang nagbago. Hindi ko na kasi maintindihan kung bakit bigla na lamang ganito. Mahal kita, Michael. Gusto kitang intindihin hanggat kaya ko. Hindi mo ba nakikita na baon ako sa utang ngayon dahil sa aksidente ng nangyari sa akin? Nawalan ako ng kakayahan na makapagtrabaho. At umaasa tayo ngayon sa pagiging dishwasher mo sa maliit na kalendriya. Hindi ko na kayang tagalan na makita kang naghihirap, Kathleen. Kung pwede lang isuli na kita sa pamilya mo, yan ang huwag mong gagawin, Michael. Kaya kong tiisin ang lahat ng hirap na panlalamig mo ngunit ang isauli mo ako sa pamilya ko? Ikamamatay ko, Michael! Putol ni Kathleen sa dapat na sasabihin ni Michael. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kathleen. Baon na tayo sa utang, wala akong mahanap na trabaho tapos pilay pa ako. Wala na akong silbi, kaya ano pang ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa pamilya mo. Doon, di mo mararanasan to. Lumuha si Michael sa harapan ng kanyang asawa. Lalagpasan din natin to, mahal. Mabait ang Diyos, okay? Pagsubok lamang to. At maniwala ka naman sa akin, malalagpasan din natin to. Kaya please, huwag mo naman ako ibalik sa mga magulang ko. Pagsusumamo ni Kathleen, tsaka yumakap sa mga binti ni Michael. Labis ang sakit, lungkot at pagsisisi ni Michael habang nakatingin sa asawa. Lalo na namakita niya mga kamay nito na puno ng sugat. Ang asawa niya ay nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit dahil laki ito sa layaw ay hindi kailanman nakaranas na magtrabaho. Kaya hindi rin magamit ang kanyang natapos. Ito ang dahilan kung bakit nasagi sa isipan ni Michael na ibalik na ang asawa sa marangyang buhay. Mahal kita kahit ganito kahirap. Pwede naman nating magkasamang harapin to, diba? Hindi kita iiwan kahit na anong sabihin mo. Kailangan mo muna akong sakta ng sobra bago kita iwan. Ang akala ni Kathleen ay magiging maayos ng lahat matapos ang pag-uusap nilang dalawang mag-asawa. Nakita na niyang muli ang ngiti nito, ang pag-aalaga sa kanya at ang pagiging makulit. Subalit may takot na nararamdaman si Kathleen sa kanyang puso. Gamit ang manipis na kumot na nagtatakip sa kahubaran ni Kathleen, dahan-dahan siyang tumayo dahil ayaw niyang magising ang asawa dahil mahimbing pa rin ang tulog nito.
Mabilis siyang naligo at nagbihis ng maayos na damit. Sinipat pa niyang orasan sa ibabaw ng pader nila at alas 11 pa lang ng gabi. Kailangan niyang pumasok sa trabaho na inirekomenda ng anak ni Aling Sulen sa kanya. Kathleen, ba't ang tagal mo? Hindi mo ba alam na kanina ka pa hinihintay? Kanina paggalit si Madam dahil ang tagal mo. Reklamo pa nito. Pasensya na. Kailangan ko kasi umalis na tulog na yung asawa ko. Pero halika na at nang makapagsimula na ulit ako. Aya ni Kathleen. Subalit na paatras siya na makita kung ano ang trabaho na pinasukan niya. Namutla siya na makita na isang club ito. Hindi kasi ito nabanggit ng kanyang kaibigan sa kanya. Ang sabi lang nito ay magiging waitress siya kapalit ng malaking halaga. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pumasok ka na sa loob para makapagsimula ka na. Pero hindi ko alam na isang club pala yung sinasabi mo. Anong hindi? Sinabi ko naman sa'yo na isang club at malaki ang halagang makukuha mo dito. Pangmodelo ang ganda at katawan mo. Tiyak na marami kang kikitain. Pasensya na pero hindi ko na itutuloy yung trabaho na to. Ang akala ko kasi isang marangal na trabaho yung sinasabi mo. Hindi nagustuhan ng babae ang sinabi ni Kathleen. Bakit? Marangal ka ba? Kung makapagsalita ka, akala mo napakalinis mo. Kung ayaw mo magtrabaho dito, edi umuwi ka na. Sinayang mo lang yung oras ko. Galit pang singhal nito. Hindi naman nagdalawang isip pa si Kathleen saka na siya umalis sa lugar na yun. Nanginginig pang mga kamay niya dahil kamuntika na siyang makapasok sa ganoong lugar. Sa kanyang muling pagpasok sa loob ng bahay, nakita niya si Michael na masama ang tingin sa kanya. Saan ka galing? Banayad ngunit puno ng pagbabanta. Sa labas lang? Nang ganitong oras? Kailan mo pa ito ginagawa? Kapag wala ako at hindi nakaka-uwi? Ganito na ba ang ginagawa mo? Nanginginig pa ang mga kamay ni Kathleen nang lumapit siya sa asawa. Ngunit umiwas ito. Magpapaliwanag ako, mahal. Para saan? Nakakawalang hiya lang, Kathleen. Kumalabog pa ng suntukin bigla ni Michael ang kahoy ng pintuan. Mas lalo mong pinapamukha sa akin na hindi dapat kita naging asawa. Nagpupunta ka sa club? Nagsasayaw ka doon? Isang sampal ang natikman ni Michael galing sa asawa. Dito lamang nagising si Michael kaya naman natawa ito ng sobrang lakas. Lumuluha si Michael habang tumatawa ng malakas. Wala akong kwentang asawa, Kathleen. Ako dapat ang nagbibigay ng mga kailangan mo, ang bubuhay sa'yo, pero heto ako. Mahal, umabot na sa puntong nagawa mo ng... Bumagsak si Michael sa malamig nilang lapag habang lumuluha. Hindi, wala akong ginawa tulad ng iniisip mo. Hindi ko alam na ganito palang trabaho na binibigay sa akin ng anak ni Aling Sulen. Patawarin mo ako, mahal. Hindi na ako uulit. Please, tingnan mo ako. Mahal naman. Puno ng sakit na sabi ni Kathleen. Pero itinabil ni Michael ang mga hawak ni Kathleen. Tumayo na siya sa pamamagitan ng pagsuporta sa sarili kahit na inaantabayanan siya ng asawa. Pumasok ka na sa loob. Bukas na natin pag-usapan yan. Puno ng lamig na sabi ni Michael tsaka iniwan ang asawa na lumuluha. Kinabukasan, mas lalong naging mailap si Michael kay Kathleen at madalas na rin itong umaalis kasama ang katrabaho na si Laura. Niminsan ay hindi nag-iisip ng negatibo si Kathleen sa dalawa, bagkos nagtiwala siya. Kathleen, ano pang ginagawa mo dyan sa labas? Bakit hindi ka pa pumasok? Anong oras na, oh? Hindi ba tumawag yung asawa mo na hindi siya makaka-uwi ngayon? May pag-aalalang tono ng boses ni Kiray, isa sa kapitbahay nila na madalas tumutulong sa kanila. Hindi eh, kaya ako naghihintay dito. Baka marami lang sigurong trabahong kailangan tapusin. Hindi ka ba nagtataka na madalas magkasama yung dalawang yun? Yung magandang babae na madalas sumundo sa asawa mo? Hindi naman sa sinisiraan ko yung asawa mo, ha? Pero hindi kasi magandang tignan na palagi silang magkasama. Ikaw talaga, kay Rai, kung ano-ano na iisip mo. Katrabaho lamang siya ni Michael. Tsaka malaki ang tiwala ko sa asawa ko. At hindi siya ganung tao. Ngumiti pa ng pilit si Kathleen kahit na naaapektuhan na siya sa sinasabi nito. Ikaw ang bahala. Basta sinasabihan na kita. Naghintay pa si Kathleen sa pag-uwi ng asawa. Hindi naman siya nabigo dahil mula sa malayo, nakita niya si Michael.
gamit ang kanyang saklay, dahan-dahan itong naglakad, paika-ika patungo sa kanya. Mahal, bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na labis akong nag-alala na baka na paano ka na? Hindi ka naman sumasagot sa mga tawag ko. Nasaan si Laura? Hinatid ka ba niya? Bakit hindi mo siya sinama? Magpapasalamat sana ako, sabi ni Kathleen. I'm sorry. Gulat man si Kathleen sa sinabi ni Michael ay pinagsawalang bahala niya ito kahit nabakas ang pamamaga at pamumula ng mga mata ng asawa. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Kathleen lalo na nang bitawan ni Michael ang kanyang kamay. Ano ka ba? Wala kang dapat ihingi ng sorry sa akin kasi naiintindihan ko naman ang lahat. Kumain ka na ba? Halika na sa loob dahil nagluto ako. Nanginginig pa ang mga kamay ni Kathleen nang hawakan niyang muli ang kamay ni Michael. Lalo na nang makita ang kanyang ina at kapatid na si Katrina sa likuran ng asawa. Ayaw niyang isipin ngunit yun ang pumapasok sa isipan niya. Ano na naman yung ginagawa niyo dito? Iinsultuhin niyo na naman yung asawa ko. Umalis na kayo. Bulyaw pa ni Kathleen sa sariling pamilya. Nandito kami para sunduin ka na anak. Ang daddy ni Kathleen ang nagsalita. Daddy, nandito ka ba para ipaliwanag kay mommy na masaya na ako kay Michael? Tanggap niyo na ba siya? Anak, umuwi na tayo. Mahal, narinig mo ba yung sinasabi nila? Magsasama na tayo sa... Sumama ka na sa kanila, Kathleen. Nabura ang ngiti sa labi ni Kathleen dahil sa sinabi ni Michael. Nagsimula na rin nangatog ang mga tuhod niya at nagunahan ang pagtulo ang kanyang mga luha. Mahal naman, di ba nangako ka na hindi natin tumuling pag-uusapan? Hindi ako sasama sa kanila kundi kakasama. Asawa kita. Hindi na tayo mag-asawa, Kathleen. Pinawalang bisa ko ng kasal natin. At tinulungan ako ng mga magulang mo para bumilis ang proseso. Bakit mo ba ito ginagawa? Sa tingin mo ba iiwan kita dahil lamang sa ginawa mo? Hindi ako aalis. Hindi. Umalis ka na. Kahit anong kapit ni Kathleen kay Michael, patuloy pa rin ang pagbitaw ng lalaki. Nakatayo lamang si Michael habang nakatingin sa nagmamakaawang mukha ng asawa. Michael, nagmamakaawa ako. Huwag mo namang gawin sa akin to, please. Nangako ka na mamahalin mo ko ng sobra. Nangako ka na bubuo tayo ng pamilya. Kasalanan yung lahat ng to eh. Dinuro ni Kathleen ang sariling pamilya. Ang kapatid nito si Katrina na awang-awa sa kanya, ngunit wala din siyang magawa. Ano na naman tong ginagawa niyo, ha? Tinakot niyo ba siya para iwanan ako ng ganon, ha? Ano? Tinakot niyo? Wala talaga kayong kasing sama! Si Michael ang nakiusap sa amin na ipagwalang bisa ang kasal niyo. At siya din ang nakiusap sa amin na kunin ka na dito sa basurang buhay na to. Ngayon, sumakay ka na sa kotse at uuwi na tayo, Kathleen. Tama ng kalokohang to. Malamig na sabi ng kanyang ina. Hindi ako sasama sa inyo. Tara na, Michael. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Umalis ka na, Kathleen. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Pakiramdam ni Kathleen ay paulit-ulit siyang nabasang dahil sa sinabi ni Michael. Mahal naman! Huwag mo namang gagawin sa akin to! Hirap na ako sa buhay, Kathleen. Hindi ko maibibigay ang buhay na dapat sa'yo. Sakal na ako kaya utang na loob umuwi ka na sa inyo. Michael naman, pakiusap. Tumingin ang diretso si Michael sa mga mata ni Kathleen. Pakawalan mo na ako. Mahinang pahabol ni Michael. Kusang bumitaw ang mga kamay ni Kathleen. Yun ba ang gusto mo? Oo. Matapang na sagot ni Michael. Okay. Umalis si Kathleen ng walang lingunan. Sumunod naman sa babae ang mga magulang nito habang si Michael ay nanatiling nakatayo sa pwesto niya. Kitang-kita na mga kapitbahay nila ang paghagulgol ni Michael. Dahil sa panlalambot, napaupo na lamang si Michael sa lupa. Agad naman na lumapit si Laura na kanina pa pala nanonood. Michael, wala na kasawa ko. Iniwan na ako. Ayoko namang gawin to, Laura. Pero hindi ko na kaya makita pa siyang nahihirapan kasi wala akong kwentang asawa. Nasasaktan ko siya. Nasaktan ko na naman siya. Hindi ko na to pa ng pangako ko sa kanya.
saka pa pinagsusuntok ni Michael ang kanyang hita. Huwag mong saktan ang sarili mo. Makinig ka sa akin, Michael. Hindi pa ito ang katapusan, okay? Hindi pa. Wala na ang asawa ko. Wala na. Niyakap na lamang ni Laura ang lalaki upang kahit papano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman nito. Shhh. Ginawa mo lang ang nararapat. Kailangan mo munang unahin ang sarili mo. Bawiin mo ang asawa mo balang araw. Papawiin mo siya. Maski si Laura ay naiyak na rin dahil sa awang nararamdaman sa kaibigan. Makalipas ang 5 taon, marami na ang nagbago sa buhay ni Kathleen. Hindi naging madali. Hindi siya naging masaya dahil ang lalaking tanging magpapasaya sa kanya ay wala na. Sa tuwing naaalala ni Kathleen ang mga taon kung paano niya nilabanan ang nararamdaman niya na wag na lamang guluhin si Michael. Gusto man niyang magmakaawa at humingi ng 2nd pagkakataon ngunit nabalitaan ni Kathleen na lumipad si Michael patungong ibang bansa. Kasama ang kaibigan nitong si Laura. Dito nagumuho ang mundo ni Kathleen na kailangan na niyang magpatuloy sa buhay nang hindi nakasama ang dating asawa. Nagbalik sa wisyo si Kathleen nang marinig niya ang hagik-hik ng anak habang nakikipaglaro sa papa nitong si Carlo. Isusumbong talaga kita sa mami mo tungkol sa ginawa mo sa school. Pananakot pa ni Carlo sa bata. Napailing-iling na lamang si Kathleen nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Isinimpa na lamang ni Kathleen ang mga pagkain at nilagay sa maliit na basket. Narito sila sa may parke, sa ilalim ng malaking puno dahil sa picnic nilang pamilya. Love! Tawag pa sa kanya ng lalaking bigla na lamang dumating sa buhay niya noon na mga panahon na bagsak siya. Ang malalim nitong dimple ang unang bumungad kay Kathleen. Bakit? Sasabihin mo na ba kung anong ginawa ng anak ko sa eskwelahan na kanina niyo pa pinagbubulong-bulungan? Love naman, parang hindi ka naman sanay sa mga bata. Sabi pa ni Carlo tsaka yumakap kay Kathleen. Humalik pa ito sa kanyang pisngi at inamoy ang buhok niya na madalas nitong gawin. Miss na kita kahit na madalas naman tayong magkasama. Pero kailangan ko kasi sunduin ang business partner ko bukas. Kaya naman baka hindi na ako makauwi ng ilang araw dahil kailangan naming ayusin yung business deal sa malaking mansyon itong pinapagawa. Para bang batang humuso si Carlo. Kaya naman natawa na lamang si Kathleen. Anong kinakalungkot mo? Sanay naman ako sa trabaho na meron ka. Masyado ka ng madrama, love. Sabi pa ni Kathleen. Paano kasi? Hindi ko kaya na hindi ka nakikita sa isang araw. Kaya naman baka pwede ko kayong isama ni Mikael sa Manila. Tumaas na nga ang kilay ni Kathleen dahil sa pag-amin ng kanyang nobyo. Kaya naman palalabis ang paglalambing nito ay dahil may gustong sabihin. Simula nang umalis si Mikael sa bansa ay hindi na rin umalis si Kathleen sa probinsya kung saan dito siya nalibang habang pinagbubuntis ang anak nila. Oo, buntis siya nang ibalik siya ni Michael sa pamilya nito. Hindi na nasabi pa ni Kathleen ang tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil nakalipad na si Michael sa ibang bansa. Si Carlo ang fiancé ni Kathleen, mag-iisang taon na. Ito ang pumuno sa lahat ng bagay. Pumuno sa puso at sa buhay ng anak ni Kathleen na si Mikaela. Please, ipapakilala din kita sa bagong business partner ko. Siyang umorder ng mga gamit sa kumpanya ko upang gamitin sa pinapatayo nitong mansyon. Kung maririnig mo lang mga kwento niya, kahit ikaw malulungkot, sabi pa ni Carlo. Tulad ng ano? Sinaoli niya sa pamilya ng babae ang babaeng mahal na mahal niya dahil sa kadahilanang hindi niya kayang buhayin. Nahihirapan sa piling niya ang babaeng mahal na mahal niya. Kaya gumawa siya ng isang desisyon na sisira sa buhay nila. Nung unang marinig ko yung dahilan kung bakit ganun na lamang kalaki ang mansyon na pinapatayo niya ay naawa ako. Are you okay, love? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Carlo nang makita si Kathleen na panay ang patak na mga luha. Tapos, anong nangyari? Nagtataka man si Carlo ay minabuti pa rin niyang tapusin ang kwento. Gusto niyang balikan yung babaeng mahal niya kung maaari pa raw. Pero mukhang hindi na maaari dahil may asawa't anak na yung babaeng mahal niya. Anong masasabi mo naman? Naaawa ako sa kanilang pareho. Dahil bakit kailangan pang umabot sa puntong ganun? Pwede namang lumaban ng sabay. Pero hindi ko siya masisisi, love, dahil pinanghinaan talaga siya ng loob. Sadyang wala na siyang pagpipilian.
Sana nga, makakita na din siya ng babaeng pupuno ng pagmamahal na nasayang dahil sa maling panahon. Seryosong sabi ni Carlo na pumupuna sa mga luha sa pisngi ni Kathleen. Love, kung mahal mo pa siya, ba't di mo siya hanapin? Dumaan pa ang lungkot sa mga mata ni Carlo. Hindi naman bago sa binata ang tungkol sa lalaking totoong iniibig ni Kathleen. Love, diba napag-usapan na natin to? Tsaka hindi naman porket pareho kami ng kwento ng business partner mo, dapat hanapin ko na din si Michael. Ibabalik na kita, love. Kasi alam ko hindi ka sa akin. Parang kinurot ang puso ni Kathleen ang marinig yon sa lalaki. Walang masamang ginawa si Carlos sa kanya. Bagkos, minahal siya nito ng sobra. Lahat binigay nito, mapasaya lamang siya. Ngunit may parte sa puso niya na kulang pa rin. Loko ka! Anong sinasabi mo dyan? Tara na nga, kunin mo na yung anak mo. Medyo madilim na. Hayaan mo. Sasama kami ng Maynila para hindi ka na nagdadrama ng ganyan. Talon pa ng talon si Carlo dahil sa saya. Ngunit nang makaalis ng dalaga sa kanyang harapan, bigla na lamang nawala ang ngiti sa labi nito at napalitan ng matinding lungkot. Kinuha din ni Carlo ang cellphone sa bulsa dahil sa patuloy nitong pag-vibrate. Yes, anya pa. Nakalapag na pong lalaking pinapahanap nyo. Successful din pong proposals natin sa kanya. Bukas po ay nais ka na niyang makausap. Wika pa ng sekretarya nito. Thank you. The best ka talaga. Biro pa ni Carlo sa kanyang sekretarya. Sir, may isa pa po pala akong sasabihin. Go ahead. Wika pa ni Carlo tsaka sinundan ang mag-ina niya. Nakalapag na po si Architect Ramos. Tumigil pa si Carlo sa paglalakad dahil sa huling sinabi ng kanyang sekretarya. Kasama niya po yung mag-ama niya. Doon na naputol ang linya ng tawag. Nakasandal si Michael sa kanyang swivel chair habang nakapikit dahil wala pa siyang tulog. Simula nang makalapag ang sariling eroplano sa Pilipinas, naramdaman pa niya ang pagbukas ng pintuan at iniluwa nito ang kaibigan na tumulong sa kanya upang makarating kung nasaan man siya ngayon. Michael, handa na ang meeting mo bukas kay Carlo para sa business deal at napag-usapan niyo tungkol sa ipinapatayo mong mansyon. Sinipat pa ni Laura ang hawak na blueprint para sa disenyong kanyang ginawa para sa kaibigan. Salamat, Laura. Utang na loob ko talaga sa iyong lahat. Ano ka ba? Mas malaki ang pagkakautang ng loob ko sa iyo. Tsaka sarili mong pagsisikap yan. Kaya naman kung nasan ka man ngayon ay dahil yan sa kakayahan mo. Inantabayanan lamang kita sa pag-abot ng pangarap mo bilang kaibigan. At syempre, ninong ng anak ko. Humagikik pa ang babae dahil hindi rin biro ang napagdaanan nila ni Michael. Kung noon ay may lihim siyang pagtingin sa binata, ngayon ay wala na. Napalitan yon lahat ng pagmamahal bilang nakatatandang kapatid na lalaki. Isa pa, hindi pa rin makalimutan ng binata si Kathleen. Ito ang dahilan kaya naman labis ang pagsusumikap at pagtaya ang ginawa upang mabawi lamang ang babae sa pamilya nito. Hinigitan niya sa yaman ang pamilya ni Kathleen upang mapatunayan na karapat dapat siya. Hindi nga lang nila alam kung kumusta na ang babaeng si Kathleen. Ito ang kinakatakot ni Laura. Hindi maganda ang pakiramdam niya ngunit nagtitiwala siya sa tadhana. Kinabukasan, dumiretso na agad sina Carlo at Kathleen kasama ang batang si Mikael sa kumpanya. Ngayong araw kasi ang meeting ni Carlo at late na sila ngayon sa meeting. Kaya naman pumayag na si Kathleen na maghintay sa opisina ng nobyo. Pagkahawak kamay pa silang pumasok ng opisina. Subalit mapaglaro ang tadhana dahil sa hinaba-haba ng panahon, nasa harapan ni Kathleen ang lalaking 5 taon niyang hindi nasilayan. Suot ni Michael ang isang itim na business suit na mas lalong nagpagwapo dito. Ang aura at ang itsura nito na walang pagbabago. Natuon silang pareho na makitang isa't isa. Napansin ni Kathleen ang pagdaan ng matinding pangungulila sa kanya. Ngunit nang makita ni Michael na magkahawak kamay sila ni Carlo at ang batang karga ni Carlo, ay bigla na lamang itong namutla. Sakit at matinding lungkot naman ngayon ang makikita sa mga mata ni Michael habang nakatingin sa babaeng kay tagal niyang hindi nakita. Ang dating asawa na hindi pa rin nagbabago, ngunit nalaglag na lamang ang balikat niya nang makita na may asawa at anak na ito. Good morning, Mr. Gilier. Pasensya na kung late ako. Kinakailangan ko pa kasing sunduin ang mag-ina ko. Wika pa ni Carlo na mas lalong nangumpirma sa hinala ni Michael.
It's okay. Kararating ko lang din. Ang ngiti naman ni Carlo ang nawala na makita ang babaeng 6 na taon din niyang hindi nakita. Lumapit ang babae kay Michael tsaka ito humalik. Hindi na rin nagulat si Laura at umaktong walang nakita. Let's go sa loob ng meeting room. Doon na lang natin pag-usapan yung plano. Ihahatid ko lamang yung asawa ko sa opisina ko. In-emphasize pa ni Carlo ang sinabi, kaya naman mas lalong nawala sa sarili si Michael. Pinakalma lamang siya ni Laura. Laura. Garalgal pa ang boses ni Michael nang tawagin ang pangalan ng babae. Ang lahat ng katapangan ng binata ay nawala nang mawala na sa harapan nito si Kathleen. I know. Huwag mong hayaan na makuha siya ng ibang lalaki, okay? Babawiin natin sila. But how? Hindi mo ba nakita na may asawa na at anak na siya? Paano ko ipipilit yung sarili ko kung ganito? Huli na ako. Laura, huli na ako. Kahit maraming tao ang nakakita, hindi napigilan ni Michael ang lumuha. Michael, I'm sorry. Alam kong mangyayari to, pero hindi kita inabisuhan. Pero gusto ko lamang malaman mo na may pag-asa ka pang makuha ang mag-ina mo, okay? Magsumikap ka lamang na mapatawad niya. Suyuin mo siya. Ako na ang bahala sa lalaking kasama niya. What do you mean? Hindi anak ng lalaking kasama ni Kathleen ang bata. Anak mo siya. Anak mo ang batang kasakasama nila. Kaya naman bawiin mo yung pamilya mo, okay? Huwag ka nang magmukmuk dyan. Kinurot pa ni Laura ang pisngi ng kaibigan saka ngumiti ng pilit. How? Tell me how. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Laura? Bakit di mo sinabi sa akin? Ano bang tinatago mo? Sadyang nakafocus ka lamang kay Kathleen at hindi mo na malaya ng itsura ng bata. Remember, nakita ko ang baby picture mo. Kamukhang kamukha mo yung bata. At saka, may isa pa talagang nagpakumpirma sa akin. Mas lalong umiti si Laura ng puno ng pait. 3 years na rin ang lumipas simula nang iwanan ko ang lalaking kasama niya. Tulad mo, ayaw din sa akin ang pamilya niya dahil may babaeng nakatadhana sa kanya. Hindi niya ako pinaglaban kaya naman napilitan akong magparaya. Hindi ko akalain na si Kathleen palang babaeng yun. Ito ang rason kung bakit bigla ka na lamang umuwi sa Pilipinas? Tumango si Laura bilang sagot. Nalinawan na si Michael sa lahat kaya naman nabuo ang desisyon niya sa sarili. Babawiin niya ang mag-ina kahit anong mangyari. Kahit na gumapang at lumuhod pa siya sa hirap at sakit. Sa kabilang banda naman ay si Kathleen na tulala at hindi makausap ng maayos ni Carlo. Hindi isang mangmang si Carlo upang hindi mahalata na ang lalaking engineer na yon ay ang lalaking hinahanap ni Kathleen noon pa man. Kaya pala mabigat na ang pakiramdam niya sa parehong kwento. Puno ng pait siyang napangiti nang maalala din ng babaeng minsan niyang minahal na si Laura. Love? Pasensya na, Carlo. Masama lang yung pakiramdam ko. Ngumiti pa ng pilit ang babae. Mommy, did you see the man a while ago? He looks like me po. Mas lalong nakumpirma pa ni Carlo ay ang magsalita ang bata. Siya po kaya ang daddy ko, Papa Carlo? Inosenteng tanong ng bata sa lalaki. Sumusukong naupo si Carlo sa harapan ng bata tsaka ginulo ang buhok nito. Mukhang kailangan ko na ata kayong palayain ng mami mo, sa anak. Kaso ang tanong, if kaya ba ng mami mo na magbigay ng second chance? Carlo, ano bang sinasabi mo dyan? Hindi mo ba nakita na sila na ni Laura? You know her? Tanong pa ni Carlo. Kilala ko siya dahil kaibigan siya ng asawa ko. Ang ibig kong sabihin, ang dati kong asawa. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nandito na ang lalaking matagal mo nang hinihintay. Be honest to yourself, love. Timbangin mo kung kanino ka ba masaya. Sa akin ba o sa kanya? Ito lang ang tatandaan mo. Naandito lang ako palagi at nakasuporta sa'yo. Carlo naman, di ba napag-usapan na natin ang tungkol dito? Ayos na ako, okay? Besides, ilang taon na din yung lumipas. Pag-uusapan natin to hanggang sa maliwanagan ka. Kung nakikita mo lamang ang sarili mo, ikaw mismo yung maaawa sa sarili mo. Ito ang mga salitang bigla na lamang sumampal kay Kathleen. Tsaka nag-flashback sa kanyang isipan ang mga panahon na palagi rin niyang iniiyakan ang larawan ni Michael. Lagi siyang nagdarasal na sana ay balikan siya nito. Ngunit walang Michael na dumating.
Dinanas ni Kathleen ang naranasan ng kanyang mommy habang si Carlo ay pinagmamasdan lamang siya mula sa malayo. Ayoko na munang pag-usapan, Carlo. Hindi ko na gusto pang alalahanin ang nakaraan. Ay naku, Kathleen. Kahit anong pagmamatigas mo ngayon, alam kong lalambot ka rin. Iling-iling pang sabi ni Carlo bago ito nagpaalam at nagpunta na sa business meeting nila ng business partner na si Engineer Michael Guillera. Tatlong oras na naghihintay si Kathleen sa isang restaurant na sinasabi ni Carlo na pagkikitaan nila. Panaytawag na rin siya sa cellphone number nito, ngunit hindi talaga sumasagot ang nobyong si Carlo. Dinambana ng matinding takot si Kathleen dahil paano kung may masamang nangyari sa lalaki. Sa kanyang pagtangkang pagtayo, ay nakabungguan niya nang hindi sinasadya ang taong hindi niya inaasahan na makikita pang muli. Kathleen, malambing na tawag ni Michael sa pangalan niya. Michael? Anong ginagawa mo dito? Tinawagan ako ni Carlo at sinabing kailangan namin pag-usapan ang tungkol sa deal namin. Anong ginagawa mo dito? Baliktanong naman ni Michael. Sabi niya kasi magkikita kami dito. Dito lamang naisip ni Kathleen ang ginawa ng nobyo, kaya naman napakamot na lamang si Kathleen ang sariling ulo. Pasensya ka na, mukhang nakatrip ang lalaking yun. Sige na, mauuna na ako. Akmang aalis na si Kathleen ang pigilan siya ni Michael. Pwede ba tayong mag-usap? Nandito ka rin naman na, kung pwede lang, yayain na din kitang mag-dinner. Prangkahin mo na lang ako, Michael. May gusto ka bang sabihin sa akin? Kasi ang totoo, wala talaga akong oras eh. Prangka ni Kathleen kaya naman muling dumaan ang matinding sakit sa mga mata ng lalaki. Pero pinilit pa rin ni Michael na magpakatatag. Gusto kong makita ang bata, Kathleen. Diretsahan na sabi ni Michael na nagpawala sa kulay ng mukha ng babae. Paano mo nalaman? Bakit nga ba ako nagtatanong kung obvious naman ang sagot? Hindi, Michael. Masaya naman na ang anak ko. At saka, ayokong makasira ng relasyon niyo ni Laura. Mabuti pang huwag nalang malaman ng bata. Pero anak ko pa rin ang anak mo, Kathleen. May karapatan akong makilala siya. Bakit mo hinayaan na makilala ng anak kong ibang lalaki, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas lalong nawala sa mood si Kathleen at nakaramdam ng inis dahil sa audacity ng ex-husband na sabihin ang mga salitang yun. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang may gusto noon na pakawalan ka na. Bakit parang ako yung sinisisi mo ngayon na ibang lalaking kinilala ng anak ko? Madiin ang pagkakasabi ni Kathleen sa salita ng anak ko. Hindi naman sa ganun, Kathleen. May dahilan ako kung bakit ako humantong sa desisyon na yun. Hindi mo alam na kung paano ko nilabanan ang kagustuhan na bawiin ka. Past is past. Kung ano man ang nangyari nun, tapos na. Masaya na ako ng anak namin. Kaya sana, maging masaya ka na rin. Hindi ako ni minsan sumaya. Ikaw, totoong masaya ka ba talaga? Bakit iba ang sinasabi ng mga mata mo, Kathleen? Ayoko nang idamay ka pa sa buhay ko nun sa sobrang hirap. Hindi ko na makaya na makitang nahihirapan ka ng dahil sa akin. Nangako ko na bibigyan kita ng maayos na buhay. Pero nakalimutan ko na hindi pa pala maayos ang buhay na meron ako nun. Wika ni Michael na puno ng lungkot at pagsisisi. Pero nakalimutan mo na kaya kitang samahan sa hirap na yon. Tinalikuran ko ang lahat para lang samahan ka kasi alam kong balang araw kakayanin mo. Makakaalis ka dun. Pero pinaalis mo ako. I'm sorry. Wala na akong pagpipilian nun. Desperado na ako nun na makawala ka sa hirap sa piling ko. Pero maniwala ka sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsikap ako para ipakita sa pamilya mo na karapat dapat na ako. Hinawakan pa ni Michael ang kamay ni Kathleen. Mabilis naman na pinunasan ni Kathleen ang mga takas na luha sa mga mata niya. Pinilit din niyang kumawala sa pagkakahawak ni Michael sa mga kamay niya. Pero huli ka na. Hindi pa ako huli. Dahil babawiin ko kayo ng anak natin. Kukunin kong muli ang puso mo na sa akin naman talaga nung una pa lang. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Kayo ng anak ko. Tama na, Michael. Tanggapin na lang natin na hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Tuluyan ang bumitaw si Kathleen sa tanga ni Michael tsaka umalis.
Panay ang patak na mga luha ni Kathleen hanggang sa makalabas ng restaurant. Nagulat pa siya na makita si Carlo na nakasandal sa sasakyan habang nakatingin sa kanya. Love? Get inside. Sabi pa nito kaya naman mabilis na pumasok si Kathleen sa loob ng sasakyan. Tahimik sila sa biyahe. Hinayaan lamang siya ni Carlo na umiyak at hindi na nagtanong pa. Kahit pala anong pagpapanggap ang gawin ni Kathleen, hindi pa rin talaga niya nakalimutan si Michael. Hindi niya ito kailanman nakalimutan. Narito pa rin ang pagmamahal niya sa lalaki. Natulog lamang ngunit hindi kailanman nawala. Kung mahal mo pa siya, bakit hindi niyo subukan ulit? Bakit gustong-gusto niyong pinapahirapan yung sarili niyo? Kasi kung ako na nakikita kong pwede na, bakit hindi ko subukang muli? Kung sa kanya naman talaga ako liligaya, wika pa ni Carlo. Carlo naman. Diyan ka magaling. Ang iwasan ng katotohanan dahil iniisip mo yung mga tao sa paligid mo. Tanungin mo kaya yung sarili mo kung naging masaya ka ba sa loob ng 5 taon na wala siya. Alam mo naman ang ginawa niya sa akin, di ba? Alam mo rin ang dahilan kung bakit niya yun ginawa. At hindi ko naman tinatanggalan ng kasalanan ng ex-husband mo. Alam mo na kaya niya ginawa yun dahil din sa kagustuhan niyang maging maayos ang buhay mo. May kukwento ako sa'yo na hindi ko kailanman nasabi. Tumingin si Kathleen sa lalaki. Sa unang pagkakataon ay nakita ng babae ang matinding kalungkutan sa mga mata ni Carlo. Sa 1 taon na kasama niya ito, ang tanging nakangiting mukha nito ang laging nakabungad sa kanya. You're hurting, love. Naibigkas pa ni Kathleen. I am love. I am hurting right now. I'm in so much pain and sadness. Pero alam mo ba nakasalanan ko din naman kung bakit ko 'to nararanasan? Because I didn't choose the girl I really love. I did love you, Kathleen. Totoong minahal kita. Pero mas mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko na siya pwedeng balikan pa. But you have the chance para makasama pa ang totoong mahal mo. I'm sorry kung tinago ko 'to sa'yo. Kahit si Kathleen ay nagulat sa mga inamin ng lalaki, ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni Carlo. Ngunit ramdam niyang hindi sapat. Pagmamahal na alam niyang hindi para sa kanya. Ngunit binaliwala niya yun. Who? Laura. Napaawang ang labi ni Kathleen sa nalaman. Hey, don't look at me like that na para bang isang kalukuhan. Nakakatawa ang tadhana, diba? Grabe siya makapaglaro sa atin. Ito na rin siguro yung papel ko sa buhay mo. Ang gisingin ka bago mahuli pa ang lahat. Go! Ipaglaban mo kung kanino ka sasaya. I'm okay. Alam ko naman nung minahal kita, alam ko mga consequences na haharapin ko. Lumuluhang umiti na lamang si Kathleen bago siya bumaba ng kotse. Tumakbo siya ng sobrang bilis. Umaasa na maabutan pa niya si Michael sa restaurant kung saan niya ito iniwan. Pawis na pawis siya nang makarating sa lugar. Subalit ni Anino ng lalaki ay wala na. Michael! Michael! Tawag niya pa sa pangalan ng lalaki ngunit walang Michael ang lumapit sa kanya. Mahal! Nandito na ako! Hagulgol pa ng dalaga. Wala na pakialam kung pinagtitingin na siya ng mga tao. Ang gusto lamang niya ay makita si Michael at mayakap ito ng sobrang higpit. Umatras lamang ang mga luha niya nang maramdaman ng 2 braso na yumakap sa kanya. Mahal, sinong nagsabi na pwede kang umupo sa lapag? Alam mong malamig at pwede kang magkasakit. Puno ng lamyos na wika ni Michael na lumuluha din ngayon habang nakayakap sa kanya. Dinala ni Michael ang dalaga sa kanyang kondo na hindi pa rin humihiwalay sa kanyang mga yakap. Umupo na lamang siya sa sofa habang nasa kandungan niya pa rin ang babae at nakayakap ng sobrang higpit. Mahal, pwede mo na akong bitawan. Hindi naman ako mawawala eh. Natatawa pang sabi ni Michael. Ayaw, baka mawala ka na naman. O kaya ibalik mo na naman ako sa pamilya ko. Hindi na mangyayari yun dahil kinuha na kita ng maayos sa kanila. Bukas na bukas ay papakasalan na talaga kita para hindi na tayo magkahiwalay. Kapag may tumutol pa rin, itatago na kita sa ibang bansa. Hindi mo na ako ibabalik.
Tila kinurot ang puso ni Michael nang marinig ang sinabi ni Kathleen. Hinalikan niya ito sa noot saka muling niyakap ng sobrang higpit. Hindi na. Hinding-hindi na kita ibabalik sa kanina. Kaya huwag mo nang isipin yan. Tama na ang 5 taon na binitawan kita. Ngayon, makikipagpatayan na ako pag kinuha ka pa nila ulit sa akin. Pangako mo yan ha? Kasi hindi ko nakakayanin pa eh. Hindi na ako naging masaya simula nang mawala ka. Hindi rin ako naging masaya nang mawala ka. Kaya pangako, hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Hinding-hindi na. Kaya tumahan ka na, okay? At kukunin pa natin ang anak natin. Baka isipin niya pinapaiyak ko yung mommy niya. Biro pa ni Michael kaya naman kinurot siya ni Kathleen sa tagiliran. Matapos ang 5 taon na pagkakawalay sa isa't isa, ay heto na sila ngayon, masayang nagbibiruan at nagtatawanan dahil sa wakas, napuna na rin ang kulang sa mga puso nila. Pinagpapawisan ng malamig si Kathleen habang nasa biyahe sila ni Michael at ng anak patungong mansyon ng mga magulang. Simula kasi na magkahiwalay sila ni Michael, yun na rin ang araw na hindi umuwi si Kathleen sa pamilya. Mas pinili niyang manirahan na lamang sa probinsya, kasama ang anak niyang si Mikael. Kumalma ka mahal, dahil nasabihin ko na sila na darating tayo. Hindi mo ako maintindihan mahal, dahil matapos mo akong isoli nun sa kanila, ay hindi na ako kailanman umuwi sa amin. Hindi ko na rin kinausap si mommy at saka si daddy. Naroon sa mga mukha ni Kathleen ang pagsisisi at ang hiya dahil muli niyang makakaharap ang pamilya. Paano kung hindi ka pa rin matanggap ni mommy? Paano kung gumawa na naman siya ng paraan na paghiwalayin tayo? Kumalma ka. Hindi na ulit mangyayari ang iniisip mo na yun, okay? Nangako ako, hindi ba? Ngayon pa bang may anak na tayo? Natatakot lang ako, mahal. Huwag ka nang matakot ngayon. Dahil magkasama na nating haharapin ang lahat. Tsaka hindi ko hahayaan na maging hadlang sila sa atin, okay? Kumalma ka at ayusin mo yung itsura mo dahil mas lalo kang gumaganda. Kumindat pa si Michael sa asawa kaya naman hindi na mapigilan ni Kathleen na paluin ang asawa sa braso. Nakalimutan na may iba silang kasama sa kotse, kundi lamang ito tumikim. Rumispeto naman kayo sa kasama dito, oh! Baka kasi nakakalimutan nyo na nandito ako at nasasaktan ako sa ginagawa nyo sa harapan ko. Hasik ni Carlo sa backseat dahil kailangan niyang sumama sa dalawa dahil hinahanap siya ng ina ni Kathleen. Sino ba naman kasing nagsabing sumama ka? E biyaheng pampamilya to. Hindi ko naman ginustong sumama sa inyo. Sadyang kailangan ko lang makausap yung mommy ni Kathleen. Segunda ni Carlo. Papa Carlo, why are you hurting po? Does mama bullied you po? Inosenteng tanong ng bata. Oo. Pinaasa at sinaktan ako ng mommy mo dahil marupok siya. Sumbong naman ang lalaki kaya naman binulyawan siya ng babae. What? Totoo naman na sinaktan mo yung damdamin ko. Hindi ka lang kahoy na marupok, kundi isa kang kahoy na puno ng anay. Kaya kahit anong gawin ko na pagpapatibay sa kahoy ay hindi na pwede. Dahil ang isa dyan ay parang anay. Pagpaparinig pa ni Carlo. And who is the anay, Papa Carlo? Yung daddy mong sira ulo, anak. Mabuti na lamang sa akin ka nagmana. Paglaki mo, tandaan mo ha. Kapag iniwan mo na yung isang kahoy at hawak na ng iba, huwag mong gagayahin ng daddy mo na maging anay. Turo pa nito kaya naman nakatanggap ng sapak si Carlo kay Kathleen. Kung ano-anong tinuturo mo sa anak ko, Carlo ha. Napuno ng kulitan at bangayan ang biyahe nila. Hanggang sa wakas, ay nakarating na sina Michael at Kathleen sa mansyon ng pamilya ng babae. Nakayuko lamang si Kathleen habang kinakausap naman ni Michael ang daddy niya. Tahimik naman ang mommy niya na nakikipaglaro sa apo nito. Wala naman ang kapatid niya dahil nasa ibang bansa ito kasama ang pamilya. Apo, pumunta ka muna kay Papa Carlo mo ha? At mag-uusap lang kami ng mama mo, okay? Utos pa ng ginang kaya naman mas lalong kinakabahan si Kathleen. Bakit para ngayon atay umatras ang dila mo? Hindi ba ang tapang-tapang mo no nasuwayin ako? Nakipagtanan ka na. Pero bakit ngayon maayos na ang lahat at saka ka naging duwag? Maanghang nasabi pa ng ina ni Kathleen sa dalaga. Subalit hindi nagsalita si Kathleen at nanatiling nakayuko. Kung inaakala mo na hahadangan ko pa kayo ni Michael na yan, ay hindi ko nagagawin. Simula nang umalis kayo ng kapatid mo sa buhay namin ng daddy nyo.
Doon ko napagtanto ang lahat. Gusto kitang hanapin, ngunit nahihiya at natatakot na ako. Hindi napigilan ni Kathleen ang kanyang ina. Malaki ang pinagbago nito. Mula sa pagiging sopistikada at laging mapusturang babae, ay naging simple na lamang. Nang mawala kayo, doon ko lang naisip na baka walang pagmamahal sa pamamahay na to. Kaya naman hinanap niyo sa iba. Kaya din siguro hindi naging masaya ang pagsasama ng kapatid mo at nang pinili namin para sa kanya. Kathleen, anak, patawarin mo si mommy kung nasira ko ang buhay niyo ng kapatid mo. Napagtanto ko na lamang ang lahat na makita ko kayo sa sitwasyon nung pinili ko ang magandang buhay kesa kaligayahan ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nagsisisi na isinilang ko kayo sa mundo. Pumatak ang mga luha ng kanyang ina. Hindi na rin napigilan ni Kathleen ang maiyak dahil sa sinabi ng kanyang ina. Patawarin mo ako, anak. Kahit huli na, gusto ko pa rin sabihin na piliin mo kung sino man ang magpapasaya sa'yo. Piliin mo palagi yung magpapasaya sa'yo. Mami! Mabilis na lumapit si Kathleen sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Umiyak sa unang pagkakataon si Kathleen sa bisig ng kanyang ina habang inaalusan ito. Paulit-ulit na humingi ng patawad ang kanyang ina at paulit-ulit namang pinatawad ni Kathleen ang ina kahit noon pa man. Habang si Michael ay nakangiti sa babaeng mahal na mahal niya habang naglalambing sa ina nito. Hinayaan niya si Kathleen na makasamang ina nito at sulitin ang panahon na nasayang. Hindi na sila hinayaan na umuwi ng ina ni Kathleen kaya naman nagpalipas sila ng oras sa mansyon. Kasalukuyang nakatayo si Kathleen sa veranda habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Lumapit naman sa kanya si Michael at niyakap ang babae mula sa likuran. Alam mo, napakaganda mo sa suot mong polo. Ano naman ngayon? Hindi masupil ni Kathleen ang ngiti sa labi. Inaakit mo ba ako? Kasi kung oo, hindi na talaga ako makapaghintay na makauwi tayo sa bahay. Loko? What? Masama bang sundan na natin si Mikael? Gusto ko ng isang Mikaela naman. Biro pa ni Michael kaya naman napabunghalit naman ng tawa si Kathleen. Isang buwan na rin kasi ang lumipas simula na magsama sila sa iisang bubong na parang isang tunay na pamilya. Inaasikaso din ni Michael ang kasal nila ng madaling panahon at nais din yon ni Kathleen. Kailangan muna natin maghintay ng 2 pang taon bago natin buuin si Mikaela mo. Sumimangot naman si Michael. 2 years? Mahal naman. 40 na ako. Makikita ko kayang magdalaga yung anak ko. Madrama pa nitong sabi. Oo naman. Aabutan pa natin silang magkaroon ng sarili nilang pamilya. Pero baka siguro hindi na. Dahil mukhang 8 buwan mula ngayon. You're going to meet our Mikaela. Ngumiti ng napakalapad si Kathleen habang gulong-gulo naman si Mikaela. Ano na? Hindi ka ba masaya? Makikilala mo na ang Mikaela mo 8 buwan mula ngayon. Buntis ka? Hindi makapaniwala si Michael. Oo mahal, buntis ako. Nabigla pa si Kathleen magtatalon si Michael habang nagsisigaw. Ang bibig mo, baka may makarinig sa'yo. Bulyaw pa ni Kathleen habang panay ang tawa rin. Sa sobrang ligaya ni Michael, tumakbo siya patungo sa silid ni Carlo at binulabog ang binata. Narinig mo ba ang sinabi ni Kathleen? Narinig mo ba? Magiging ama na ako ulit! Sigaw ni Michael sa mismong pagmumukha ni Carlo. Ano naman ngayon? Magiging bingi naman ako sa sigaw mo. Lumayas ka na nga at patulugin niyo naman akong mag-asawa. Malakas na hiyaw ni Carlo sa lalaki. Wakas. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hi po kay Ma'am Juby Hernandez from California, Jeneline Ramos OFW from Qatar, Melanie Cervantes from Hong Kong, Maris Jonko from Tuburan, Cebu, Jean Benafe from Matalam North, Cotabato, Rosita Bautista from Marikina City, Jenna Rose Quinto from Baguio City, Negros Occidental, at Jasmine Balmes from Pola Oriental, Mindoro. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag po kayong magsasawang abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.